Kumusta mga kaibigan? Kuya Alex in Bahamas ay nandito na naman ang inyong ka-OFW, kaibigan at kababayan. At ang topic natin naman ngayon ay tungkol dito sa naninilaw na headlight. At palagay ko marami sa inyo ang may problema ng ganito sa inyong mga sasakyan. Sa inyong tricycle, sa inyong motor, sa inyong jeep, na pampasada, ganun din sa tricycle na pampasada, mapa-public man o mapa-private, at sa inyong mga kotse o truck, ay baka meron kayong ganitong problema at makakatulong ako sa inyo at napakasimple lamang ng solusyon. At papakita ko sa inyo ang kung anong mga ginawa ko. Kaya tara, samahan nyo ko. At nga pala, ngayon ay Linggo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ako naman dito sa Bahamas ay day off. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na himasin naman itong aking sasakyan. At palibasa naman nagdaan ay lagi akong busy, abala, no? So, ayan, medyo makintab na siya. Na-detail ko na siya, no? So, ang huli na lang ay ang headlight. Sayang, hindi ko na ipakita yung kung paano pag-detailing. Pero di bale, sa susunod. At ito, simple lamang nito. At tara, pakita ko sa inyo. So ayan, kung mapapansin ninyo ay madilaw na, no? Ang performance ng ilaw niya sa gabi ay hindi na maganda. Kaya atin siyang susolusyonan. Pero bago yon, papakita ko muna sa inyo yung aking ginawa. Tara. No? So ayan, di ba? Malayo na doon sa kabila. Ayan. Tingnan natin, ha? Pakita ko sa inyo. So yun. Tingnan nyo yung kaibahan nitong ilaw na to doon sa kabila, 'di ba, napakalayo na at madulas na, wala nang dilaw, crystal clear na, no? Oh, malinaw na malinaw na kumpara doon sa kabila. So para na uling bago. Kaya ang ating gagawin ay lalagyan muna ng ating tape. Gumamit tayo ng to, packing tape para proteksyonan yung pintura na huwag tamaan, ano? Dahil ang ginamit natin ay brake fluid. So sa mga garahe ninyo, tsaka ay meron kayo nito. Brake fluid lang ginamit nyo, kaibigan. At eto, so nilagyan natin ng tape kasi syempre. At ang paggagawa nito, kaibigan, ay dapat maingat kayo, ha? Dahil once na tinamaan nyo yung pintura ninyo, patay, sayang, masisira yung pintura, lalo kung may sealant, kung may mga top coat dyan, o ano pa man na protection sa pintura ninyo ay sisarain ito. Kaya hindi ko ina-advise na bara-bara ang gawin ninyo, dapat iba yung pag-iingat at konti-konti lamang ang lagay, no? So ang ginamit natin ay yung lumang towel or bimpo ninyo. Ito, tingnan nyo, oh, sobrang dilaw niya, ano? No? Kita nyo? Sobrang dilaw niya. So, ayan, ito yung ginamit ko. At tara, simulan na natin dun sa kabila para makita ninyo. Tara. At ipakita ko sa inyo yung ano, yung before and after, ha? Para makita nyo magkaiba talaga siya, no? So, ito yung ginawa ko na, compare nyo dun sa kabila. Napakalayo na, di ba? At pagmasdan nyo maigi, mga kaibigan, no? So malayo na, kaya tara, simulan natin. Ang una natin gagawin ay bubuksan ang hood, no? Para ayan, para hindi na tamaan itong pintura nito, no? So lalagyan natin ng tape paikot, ano, dito sa panabi. So ito, gamit tayo ng tape. Is natin ayan, para makita nyo, ha? Ayan, lagyan natin ng tape. Ano lang, enjoy nyo lang, huwag kayo magmadali, dahil once na nagmadali kayo ay maaring may malampasan kayong lagyan ng tape, ano. Ayan. At nga pala, kung bago ka lang sa channel ko, ha, huwag kalimutang mag-like,
share niyo na din kung baka makatulong sa mga kaibigan ninyo kung paano gawin sa inyong kamag-anak. At ito ay napaka-useful ha, hindi nyo na kailangan magbayad pa, no? Ayan. Basta't laging tatandaan kaibigan, ang lahat ng ginagawa ay hindi dapat laging minamadali, no? Enjoy nyo lamang ang buhay. At masyadong maiksi ang ating buhay. Dito na lang sa kanabi. At ilang sandali na lamang ay magsisimula na tayo. So, tara. Sunod natin ay mapakita ko sa inyo, ha. So, ayan, nilagay natin ng tape. Paikot bilang suporta sa pintura. At ang isusunod natin ay ito. Ito yung mga lumang basahan, ano, lumang towel na hindi na ginagamit. So, imbis na itapon, itinatabi ko 'tong mga. So, ito. Itinatabi ko itong mga lumang towel pag may ganito kasi napakahalaga nito. At ang gamitin nyo yung magaspang para pag ipinunas nyo rito, kakapit yung pinakadilaw niya, yung pinakamantsa sa pinto, sa yung pinakamantsa sa ilaw. So, gupit lamang kayo ng maliliit. Yan. Kaya kung may mga luma kayong mga bimpo, huwag niyo itatapon. At magagamit niyo sa maraming bagay. Dito ano, ang dami dito mga ganito. Madalas silang magpapalit. Mabilis silang magpalit ng mga ganito pag ano na. Halos taon-taon ipapalit sila. So, ayan. So ito ang gagawin nyo kaibigan, dapat yung medyo makapal ha, para yung daliri nyo hindi tamaan ng brake fluid. Kasi pagka inabot ng brake fluid, pag manipis yung gamit ninyong tela, is mag-absorb, lulusot dun sa tela. Kaya dapat yung makapal para may protection din sa inyo. No? Ayan, so makapal, so may protection di aabot. Punin natin yung brake fluid. So ito. Ayan. So once na may na-absorb na siyang brake fluid, i-rub na ninyo, no? Paikot lang. At ito. Kita nyo? So ito yung mantsa sa ating mga headlight. So sa mga motor ninyo, sa mga kagulong, sa mga ka-riders, baka may problema din ganito ang mga headlight ninyo, ha. Lalo sa mga naglo-long drive, kailangan laging malinaw ang ating mga headlight. At syempre, shout out ulit sa Busted Riders Organization. At sa lahat na may mga riders group. So, ikot-ikot nyo lamang. Oh, ito nyo. Basta't iiwasan ninyong mapatakan ang pintura dahil na sisirain nyo yung pintura. Sisirain yung coat nya. Dahil matapang itong brake fluid.
kaibigan, ano, malinaw na siya, no, kumpara mo kanina. At ang susunod natin ay gagamitin natin ng wax, no. Kaibigan, malayo na, no, kumpara dun sa kanina na madilaw na. So ayan kaibigan, ha, alagaan nyo na lamang yan ng punas, no. Huwag nyo nang hayaan siyang magdilaw. Lagi nyo na lang irab ng wax. Pero ang dapat dyan talaga kaibigan ay meron pa siyang sealer, ano, pagkatapos nating linisan. Kaso DIY lang tayo, kung ano lang yung meron tayo sa bahay, sa ating garahe, yun lamang, yun lamang ang ating ginamit. Pero sa mga professional kaibigan, meron talaga niyang nabibili na panlinis ng headlight. At kagaya ng sinabi ko, ito ay yung mga makikita lang natin sa ating mga garahe na gamit, kagaya ng brake fluid at syempre, wax. Tanggalin natin itong ilagay nating tape. At punasan nyo na lang ulit ng wax, ng may wax yung pinagdikitan, ano, para mawala yung bakas ng tape. Ayan. And then, ganun din sa kabila. At syempre, sarado na natin. Ilabi natin, syempre. So, yun. Maganda na ulit. Maliwanag na ulit ang ating ilaw. At pwede na namang sumabak sa gilim. Okay.